Ayun, so magandang tanghali nga pala sa mga nanonood dyan sa Twitch and dito din sa High Grounds. And guys, eto na yung second series natin sa lower bracket. Ayan, best of one pa rin lahat ng mga laban natin ha. And eto ha, Steel Wolves versus SGD. Bacolod Pride nga pala tong Steel Wolves. Ayan, SG kakalabanan nila. And SGD, bumagsak sila sa lower bracket. Natalo sila kahapon ng Voyager. Oo. Ayan. Na 2-0 sila. Unexpected. Unexpected nga, unexpected. So, ayan. Tingnan natin kung anong opening. So, nabana dito yung Ayo and Chen. Known tong SGD na mga ano ah, malalakas yung sustain sa support pag si Fly solo na kapag... Ah, Oracle, mga ganun. May Chen. Isa rin sa best hero ng Steel Wolves. Ayan nga, binana dito na Steel Wolves yun. Chen pati ano, Ayo. Ayan nga, Crystal Maiden. Halos support ang kinuha dito ng Steel Wolves ah. Well, sa side naman ng SGD. Ayun, dalawang support din. Naku, ang dami ng support na nawala sa first ban phase. Pero ayun, Steel Wolves, pinick agad yung Wind Ranger. Sa Wind Ranger, kanilang hero pool. SGD, may Warlock pa. Yung may sustain, may Oracle, may Beastmaster, may NP. Hindi pinapakawala ng SGD yung Beastmaster na pick eh. Ayan ang ating tingnan natin. 10 seconds remaining. So, anything can happen sa best of one. Ah. Anything can happen. And, ayan. At 100% talaga to na, ano, na give it your all. And SGD. Trend Protector. Trend Protector. Ganun pa rin. Ganun. Sustain support ang napili dito ni Captain Fly Solo. And another pick. Dark Willow. Dark Willow. Root Boys. Oh, parang dalawang overgrowth na. Ayan. Yung Bramble Maze kasi ni Dark Willow, parang ano din yun eh. Parang overgrowth, mini overgrowth yun eh. Pero Steel Wolves, speaking of Lion and Wind Ranger. Sakit, masakit to, masakit. Lion. So, wala pang napapalabas ng mga core heroes and the next phase. Ayan, ibaban nila ngayon halos mga core heroes na. Since nakuha na dito yung mga support na labas na. Binan yung Puck. Sa side naman ng SGD, binan nila yung Ember Spirit. Naku, pag naban yung Ember Spirit, pwede silang rumekta agad ng Phantom Lancer kung gusto nila. Ang Phantom Lancer din, ha? Hot pick din ngayon. Ha? May Templar din kung gusto nila kasi binan na rin nila yung Ember. Yun din yung isa sa mga kalaban niya, may Templar. 10 seconds remaining. Ito na nga, nag-iisip pa yung Steel Wolves ng kanilang pangalawang pick, pangalawang ban. They're taking their time. They're so, taking their time. Napapaisip din sila. Kasi pag nag-ban sila ng core, posible ding maubusan sila ng core. Iniisip nila kung ano yung hindi babagay dun sa hero nila. And Broodmother. Ayaw nilang kalaban yung Broodmother. Kasi kanina, naano na tayo ng Broodmother. Actually, yung mga Broodmother na pick, sakit din sa ulo eh. Pag nakapit yung kalaban mo yan, iisip pa na agad ang aantayin mo. Kasi, alam, pag hindi mo aantayin yung Broodmother, pag matalo yung isang lane nyo, mag-GG na talaga kayo kasi kakaiba yung pressure na binibigay nito. And SGD, their next ban. Ayan. Magnus. Palagi ko mag-PL to. Ayan. PL na ba yan? Ay, hindi! Look! Terror Blade! Terror Blade! Terror Blade! So, okay lang mag-PL yung Steel Wolves. Nakakandaan naman dito yung SGD ng Terror Blade. Isa sa magandang pang-counter kay PL yung reflection dito ni Terror Blade. Ayan na nga. Advance mag-isip yung SGD. Advance nga. And Steel Wolves, ano kaya ang kanilang next pick? Since Terror Blade. Tagal-tagal na rin na hindi nakaano eh. Tagal-tagal na rin ako hindi nakakita ng Terror Blade again na pick. Ayan. Unbelievable what we're seeing! What just happened? Isang araw, ginamit siya nung ano eh, yung ex-King Gwyn, kalaban yung Gang Squad, Terror Blade. Ganun din. Steel Wolves ha, iniisip pa nila ha. Extra time na naman ulit sa kanila, para makapag-pick lang.
kailangan nila ng anti-push, no? Mabilis tong mag-push tong SGD sa Terror Blade na lineup. Ayan. Malakas din na maraming ano eh. Iba tong ano din eh. Iba din tong Steel Wolves. Tingnan natin kung masusurprise tayo ng Bacolod Pride, ha. Pero Lion, nag-pick sila ng Terror Blade into Lion. Isang mana drain lang yung mga illusion dyan. Pero wala silang sagot ngayon sa Trend Protector. Ang hirap kalabanin ng Trend Protector. Sabubuhe. Dulo-dulo. Ito na nga yung pick. Uy, Ezra Lord. Anti-push talaga. Dulo-dulo. Windranger core para dito sa Steel Wolves. Convert ng Windranger as the core. So, Keeper of the Light. Medyo kaso pwedeng dive malambot in ng Trend Protector. Sobrang lambot ang dalawang support nila. Malambot. Pag nagka-BKB in Terror Blade, dalawa, tatlong right click ka lang kasama ng mga illusion eh. Yun din sumagi sa isip ko eh. Malambot ha. And si Dark Willow, kaya niyang isolo kill yung mga support na yan. Lalo't pag nagamit na nila yun yung Earth Spike niya, yung Bedlam ni Dark Willow, yung talagang... Wala pa namang kawala yung kanyang ano din, Curse Crown. Pag may na-Curse Crown dyan, naku, Diyos ko Lords. Pero SGD, fourth pick. Ayan nga pala. Ayan, check tayo ng Twitch chat. Ayan, sa mga nanonood ngayon sa Twitch guys, especially for may mga taga-Bacolod ba dyan na gustong makipag-shoutout? Ayan. Ayan. Uy, may nabibili ba na ganyang jacket? Ayan. Actually, yung jacket namin sa Aorus de. Aorus jacket yan. Ayan. Ayan, Aorus yan. So, ayan. SGD din, matagal din makapag-pick. Ayan. Shoutout nga pala kay Sir Mike. Ayan. Ayan guys, ha, sa mga gustong pumunta dito mismo sa LAN event natin, dito lang tayo sa ano, dito lang tayo sa High Grounds, live tayo ngayon. And ayan, may mga giveaways ata. May mga giveaways mamaya since kahapon. Dami yan. No, daming giveaways kahapon. Kasi last day na ngayon eh. Oh, may nanalo ng keyboard kahapon. May si Eric nanalo ng keyboard. Tapos wala mo yun na rig. Ang gusto kong panalunin doon yung figurine ng Warcraft. Sobrang ano nung ganda ng figurine, yung malaki na parang ano. Yan. Pero SGD. Grabe din yung time na na-consume ng SGD no, ngayon. Napaisip talaga sila dito sa Keeper of the Light. Kasi pwede na ulit mag-PL yung Steel Wolves dito. Ang lakas nila ng early. PL and Keeper of the Light combo. Naalala ko Dota 1 Days. Mga ganun. Yung spam ka lang ng chakra sa PL din. Ano. Pero hindi na yung ginagamit ngayon eh. Pero actually, PL is good for Steel Wolves. Kasi yung blinding light dyan. Tapos pag na-blinding light niya tong kalaban, then yung PL makaka-free hit na. Radiant team. Next assassin. Naku, assassin talaga to. Tatlong in-type yung hero ng Steel Wolves dito. Ayun, sagot na rin to kay Keeper of the Light eh. Yung pagde-defend mo ng Illuminate, ikaw pa yung mapapahamak. Setup kay pang setup ng kill nila. Ang daling patayin, lalo yung Lion, pati yung yung Windranger. Punit lahat kay next assassin yan mamaya. Nag-iisip pa yung Steel Wolves ng kanilang last pick ha. Actually, ibabanto ng SGD talaga yung heavy carry nila. 10 seconds remaining. Magbabantin siguro ng Timber sa tong Steel Wolves. Baka madali na naman sila ng Timber versus DK. Ideal pick din yung Timber so ha. Since tanker masyado yun for SGD. And Steel Wolves, wala pa silang masyadong early damage. Wala din. Konti lang yung pang burst down nila eh. Ang pang burst down lang nila dyan yung Lion lang. So, ban for SGD. Is the Bristleback. Unusual ban, ha? Ayan. Templar ban para dito sa Steel Wolves. Ayan. Last pick nila, yung safe laner nila. Slark. So, Slark. Gandang draft din dito, yung Slark. Against kay Nyx Assassin, good matchup siya. Against kay Terror Blade. Overgrowth, di ba? Naka-cancel ng Dark Pack. Oo, mata-Dark Pack. Maroon yung mga root dito ng dalawang support ng SGD. Pero last pick, Bloodseeker, na-counter. Counter agad. Sakto yung pag-counter. So, maganda to ha for SGD. Kasi Bloodseeker versus DK, makakasustain talaga yung Bloodseeker sa mid lane. Makakatapat talaga siya ng maayos dyan. Since dalawa silang melee. Counter pa. Counter na counter sa Slark. Hindi makaka-regenerate itong Slark pag nasing hot nitong Bloodseeker. Eh, tuyo na. Tuyo na. Eh, tuyo na. Tuyo na. Tuyo na. Unbelievable seeing. What just happened?
你气不气？Ayan nga pala. May combo din pala dito yung SGD. Pagka overgrowth, sabay yung blood right ni Bloodseeker, lahat sila silence. Wasak. Plus may stunning next assassin, terror blade, mafi-free hit. Ang daming ano. Ang daming pang-control dito ng SGD. Lalong-lalo, Slark, mamaya-maya. Pero, pag naunahan siya nung next assassin, rapture ni Bloodseeker. Wala ka nang magagawa. Masyadong malambot tong Steel Wolves, ha? Yun yung kinakatakot ko sa kanila. Yung frontliner nila dyan. Yung apat dyan, malambot. Speaking about Bloodseeker, naku, pag nakadamage agad ng malupit tong Bloodseeker, mag-movement speed to. Blade Mail Radiance, Blade Mail BKB, depende kung anong i-build ni, ano, ni Jonas. Kung so, maganda man yung early niya or... So, ayan na nga mga sir, ha? Best of one series. And Steel Wolves, Bacolod Pride versus SGD ngayon. Papakilala ko ang hero sa side ng Steel Wolves. It is Harley sa Keeper of the Light, si Zeke sa Dragonite, si Stormy Storm sa Lion, si Slark as the classmate, and si Kran, Nay, Echo Kran sa Windranger. Sa kabila naman, coach. Fly solo para sa kanyang Trent Jonas, Bloodseeker, Donald Duck or si Tino para sa kanyang Terror Blade, Shanks, Dark Willow, and si Luciano. Next assassin, si Sandro. So, mahirap to ah. Ayan, may mga nanonood pala tayo dito sa Twitch din. Ayan. Slark daw, si Slark. Maraming ano sa Slark pick ha. Maraming nag-anticipate dyan sa Slark pick. Eto na nga. Nako, isa din to sa trend. Nako, mag-i-invest talaga to sila. Kagaya nung sinabi kahapon ni coach, mahirap to katapat tong trend protector na to. Makuna to tong nasa bottom lane. Next assassin and Trent. May Dark Willow pa na nandyan. So, bounty rune. Dalawa lang. Aggressive sila sa bottom lane. Ha. Parang ayaw nila itong patabayin tong Slark. Papayarapan na papayarapan nila. Pero DK pala yung mag-offlane dito sa side ng Steel Wolves. DK and Keeper of the Light combo. Iniwasan nyo yung... Mapapahirapan din nila yung Terror Blade dito. Alay-alay itong safe lane yung mangyayari. Pero ayan si Fly Solo. Kitang-kita yung ginagawa. Sasalubungin nila. Sasalubungin nila yung dalawang hero dito ng ano. Ayan, ng Steel Wolves. Eto na yung salubong. Surprise! Mother Father! Impale. Magkoconnecta. Ayun yung Impale. Pero tinamaan din yung Dark Willow. Bramble Maze and First Blood. And makukuha dyan ni Shanks agad. Ganda lang abang nila doon. Kitang-kita mga sir eh. Lambot eh. So, good introduction for SGD agad. SGD. Nasa top lane. Terror Blade. Solo lane yan ha. Kalabat yung dalawa. Eh, mahihirapan to si Tio ba to? Itong Donald Duck. Tino, si Tino. Tino, Tino pa. Pala pangalan. So, magro-rotate na lang si Fly Solo dito sa top lane. Kinakailangan din nalagaan tong Terror Blade eh. Kasi ito yung bubuhat sa kanila kung sakaling magpapil tong Bloodseeker sa mid lane. And speaking about the mid lane matchup, ayan, Windranger nga pala. Ayan, Bloodseeker. Ganda ng last hit. Andito na Jonas, 6 and 1 para sa kanyang Bloodseeker. Ito naman si Windranger, medyo nahihirapan. 2 and 1 pa lang siya. Tsaka, nako. Eto nga sa bottom lane, ayan na naman, double impale. Eto yung Dante, and Steel Wolves, mamamatay doon yung Dark Willow. Luciano, chill lang. So 1-1 ang score natin ngayon. Maganda din itong ginagawa dito sa bottom lane, ha. Ganda lang ginagawa, sir, dito. Agaw-agaw lang siya ng stats dito kay Phoenix Assassin. And may Lion pa dyan sa likod na ang lakas ng kill potential nila kung ito yung katapat nila. Phoenix Assassin lang, tsaka ano, tsaka Dark Willow. Sobrang hina ng bottom lane ng Steel Wolf. Ay, ng Steel Wolves. SGD. Kasi nasi Fly Solo sana sa top lane eh. Pero ayan, Fly Solo and Dark Willow nasa top lane. Ayun, nakapag-metamorph na. The first crown nakapit na rin. Ayan, Zizik na stun. And DK walang pupuntahan. It is only Ezalor na makakapag-backup sa kanya. Pero namatay na siya. Punit siya doon. Ang ganda nung pagkakatipo ni Shanks. Dahil namatay siya sa baba, TP agad siya sa may top lane. Nakakuha agad sila ng kill doon kay Dragonite. Kung saan nagro-roam etong si Shanks, meron talaga silang mapipitas. And ayan na nga, lapag na ng wards. Pero na-deward agad. Grabe naman yung anticipation
nitong ni Fly Solo. Pero sa kabila din, ayun din, Adiward din. Pare-parehas sila. Pero parang nakita ata nila agad yung advance warding nung SGD sa top lane. Pero sa bottom lane, ayan, iniwanan yung Nyx Assassin. And si Slark dito, nakaka-free hit na lang. Kakailangan din talaga nitong Slark na maka-early shadow bait. Siya yung magdadala ng early nila dito. Yung snowball na pagpitas-pitas niya lalo dun sa dalawang support, pati kay Nyx Assassin. Kaya-kanyang patayin ang patayin lang yun eh. Yan din ah. Nakasalalay din dito sa kabila eh. Si Fly Solo. Sayang hindi na bumaba si Fly Solo. Binibigyan na ng experience yung Nyx Assassin. Pero si Tino, yan lang sa top lane. So last hit and denies ngayon, lamang na lamang ang Bloodseeker dito sa mid lane. Nako, tumitriple yung kanyang last hit ha. Tumitriple. At tumitriple yung kanyang ano. Multiplier. Nako. Nako, na ano tayo ha. Nadi-distract tayo. Grabe naman ito si Nasju. Bottom lane, nag-keep na si Trend Protector. Slark, wala na siyang pounds. Kakabay ko ni Fly Solo dyan. Pero Slark, duguan. Hahabulin. Masusungkit ba? Eh, yun lang. Meron siyang movement speed. Hindi na abutan ni Fly Solo. Dito ni Slark. Yung last right click ni Sandra, umabot ton. Sayang, nag-ano agad siya eh. Nag-salve, hindi niya inantay. Oh, ayan, level 5 na yung Bloodseeker. Lamang na naman yung Bloodseeker sa mid lane. Wala pang shackle shot nakuha dito ah. Level 2, 2 points of power shot and 2 points of wind run. Oh, baka i-level 3 niya pa ngayon or i-max niya yung wind run dito sa may mid lane dahil wala rin silbi yung shackle dito. Hindi mo rin mapipigilan yung aggression niya ni Bloodseeker. So, ayan na nga. Pero bottom lane, nandito na si Trent para tulungan si Sandro. Uy, Slark, gusto mong bigyan itong si Luciano. Pero tinamaan pa ng pounce. Ayun yung impale. And Slark, mamamatay doon yung Nyx Assassin. 2 kills for Slark. Pero patuloy yung pressure dito sa top lane. Nakakalimutan nila yung Terror Blade and si DK. Yung mga sir. Siya yung pinakamataas ng farm sa side naman ng Steel Wolves. Ganda lang ginagawa dito ng Steelwolves. Pressured na pressured yung Terror Blade. And sa bottom lane, mabibigyan pa yung Trent. Yun naman, nabigyan ng magandang break. Etong Bacolod Pride. Uy, tinamaan ba? Eh, sayang. Hindi tinamaan, pero sapat na yun. Mamamatay ata ito, si Tino. Mamamatay pa rin yung Terror Blade. Naku po. Steelwolves. 4-2 ang score ngayon. Yung nagiging disaster yung laning phase nila dahil sobrang hina ni TB sa lane. Yung Nyx Assassin din naman sa bottom lane, hindi mo pwedeng isolo lang dahil kayang-kaya siyang lane lang ni Slark mag-save. Kahit nga Slark lang yun na dyan, kahit walang Lion eh. Pero dahil nga na dyan si Lion, kayang-kaya nilang patayin yung ano. Pero yung Nyx Assassin. Ito lang yung silver lining sa side ng SPD. Etong mid lane and ayan, Rapture Teleport. There's no way to cancel that one and makakaiwas pa yung Wind Ranger. Dapat siguro pinauna niya yung mag-tick yung Curse Crown bago niya i-rapture eh. So, Bacolod Pride, Steel Wolves, looking good sa ating early game. Ayan, there is rotation somehow. Fly Solo, malambot yan yung si Harley ha. Yung Keeper of the Light dyan. Kung maaabutan to, matitigok talaga to. Kita na siya, mga sir. Pero, are they going in? DK ang napili nila. Tinamaan na ng Curse Crown. Ayun, ang Lich Seed. Zig, makaka-teleport out ba? Lalaban sila ha. Pero walang kawala. And mamamatay dyan yung DK. Andiyan na rin yung Bloodseeker sa may top lane. Hinahabol na sa likod yung SLR. Ayan. Pero TP out lang. Isa din sa mga ano ha, yung SGD. Ang stun nila, yung ano lang, may sure stun itong Nyx Assassin. Meron silang Curse Crown, pero it would take time. Eh, nako si Luciano, mina-micro out, pero si Nasjo, te-teleport dito sa baba. Gustong makaisa. Kulang mana niya pang Rapture, sayang. Pero, Naiwanan yung Wind Ranger sa mid lane, ha? Nakakahabol ng bahagya dito yung Wind Ranger. Magka-face boots na siya, isang creep na lang. Eh, si Shanks naman ang mag-take over dito ng saglit. Pa-XP lang siya, gusto niya mag-level 6, eh. Uy, shackle shot, buti na lang, nakapag-shadow realm. And yun, potential kill sana yan. Pero nandyan ang Bloodseeker, babalik na sa mid lane. Yan ah. Sa net worth ngayon, Bloodseeker ang lumalamang. Tapos yung
ng Slark sa bottom lane, ha. Ayan. Si Slark. Laman ng Slark dito sa baba. Freeform na freeform siya. Nakakuha pa siya ng kill doon kay Sandro. Dalawang kill na yung nakuha niya, eh. Grabe naman itong laning ngayon ng SGD. Medyo nahihirapan sila makapag-pick off. Pero ayan na naman. Another pick off dito sa mid lane. And walang kawala si Akran. Ganda sana ng shackle shot pero wala siyang kasama doon, eh. Wala, na-sure dead sa siya. Nakamit yung Rapture. Wala siyang TP. Ito naman. Top lane, yung DK. And, uy, maganda din yung farming ng DK. Compared sa... Kaya man, ang ganda ng ginagawa niya dyan ng early. As the offlane na DK. Maganda to. Naku, pag nakapag-snowball tong DK, pwede niya rin bigyan to na... Pwede sila mag-combine ng Slark para makabawi dito sa SGD. Pero 4-4 ang score ngayon. SGD pa rin yung lumalaman ng konting farm. Ayan. Ikot sila. Dark Willow. Ayan. Dual Null Talisman. First crown na commit na si Zig Delicado. Medyo mataas pa yung buhay niya. Pero is the damage enough? Dragon form na commit na sa bottom lane. Namatay yung assassin. Pero ayun! Na-surprise! Ang kunat ng DK. Illuminate pa yung buga. Na-turn around pa. SGD. 6-4 ang score. Nawala siya doon. Medyo maasim. Noko. Ang lambot ni Terror Blade. Hindi niya pa nabibili yung power trade. Siya wala pa siyang added na STR doon sa power trade. Huh? SGD going for the trade-off, ha. Namatay itong Nyx Assassin and babal ko lang dyan. So, ayun sa top lane. Naku, na-surprise sila nung illuminate nung Ezalor. Grabe naman to. If this keeps going on, makaka-snowball early talaga itong course ng Steel Wolves. Sinasdo lang yung maganda farm sa kanila. TP sa may bottom lane, may rapture na ulit siya para dito kay Slark. Kailangan nila itong i-shutdown ng Slark, eh. Kasi by the time na hindi nila ito mapipigilan, makaka-ano talaga ito? Makaka-ratchada. Ayan na naman, na-hex, na-stun, and Slark nakapag-shadow dance agad and teleport out. Nasjo, walang magagawa doon ng Bloodseeker. No, sayang na naman yung rotation niya dito. Nakuha solid na sila ng isang kill, sabay TP out lang by Slark. Solid, man. Solid. Yan nga, si Tino. Naku, napabayaan na yung DK sa top lane. And gagawin niya na lang dito. Magpa-far na lang sa ancient side. Maganda yung kanyang ano, ha. Maganda nung kulay purple. Pero, ayun. Naku, si Zig dito sa top lane. DK. Yaman na yaman yung DK. Uy! Si Shanks, gusto niya mag-level 6 dito. Kaso nga lang, naaras-aras yun ni DK. Puro ground yung spell dito ng, ano, ng Steel Wolves. Eh. Punit ka talaga kung ikaw yung Dark Kilo kahit mag-Shadow Realm ka, eh. May Illuminate na ground, yung Breath Fire ground, yung Earth Spike sa ground din, yung Power Shot. Halos lahat ng hero nila, eh. Mid lane. Naku, nakabawi na tong Wind Ranger kanina. Sobrang lugi niya, eh. Akala ko, hindi na siya makaka-farm talaga. Pero ayan yung space. Kasi yung Slark kasi na naka-farm sa bottom lane and si Jonas kinakailangan niya rin makabawi. And Slark nakakabili na ng Shadow Amulet. Claymore na lang ang kulang para meron na siyang early Shadow Blade. Sandro naman nag-level 6 na, so magtatry siya mag-rotate. Nag-smoke kata sila dito ni Shanks pero siya na lang daw mag-isa. Ayan na, nagamit na siya ng Vendetta. Ayan na yung first Vendetta, mga sir. Wala pa itong mana burn. Pero gusto niyang bigyan itong Wind Ranger sa mid lane. Well, si Zig, etong Dragonite. Naku, sobrang easy life sa top lane. Makunat na kasi siya, eh. And SGD, nahihirapan pa. Pero ayan, naku, nagdora-dora yung Lion. Uy! Nabigyan yung Terror Blade. Namatay na naman si TV. Na-finger ata yun, eh. Na-solo kill. Pero Wind Ranger, right in time, right in the nick of time, naka-alis pa doon sa mid lane. Nababoset na sila. Naswertehan, Steel Wolves. Na-power shot. Oh, na-stun finger nila yun, sabay na-power shot ni Wind Ranger, out of nowhere. And yung top lane pa nila, nabasag dito ni Dragonite, plus ni Keeper of the Light. Ang ganda ng team coordination itong Steel Wolves, ha? Presence of mind, communication, yan yung mga key factor na dapat din sa mga players na ano. Oh, nice one, pinapakita nila ngayon. And ayan na. And DK, mayaman yung DK. 400 na lang para makapag-dagger. Etong si Slark. Ayan, malapit na rin makapag-Shadow Blade. Tino, dito sa bottom lane. Naku. Si Jonas naman, may Blade Nail. Online for Blade Nail. Si Jonas lang dapat yung ano, eh, makakapalag dito. Pero, eto ha, downside ng Bloodseeker, kahit lamang na lamang, pag nag-5-man Dota kasi itong Steel Wolves,
mahirap kasi sa Bloodseeker. Oh, lalabanan ka lang yan kahit mag-i-rapture mo siya. May heal na yung mamaya yung illuminate dito ni Keeper pag nagka-agan imps na siya. Windranger, mag-windrun lang. Si Dragonite, natural na makunat. Si Slark, mag-shadow dance. Diba? Keeper of the Light, ha? Hindi siya nag-boots. Recta 4 stop. Ayos yung build niya. Parang naging Nature's Prophet. Yung mga hero na walang boots. Pero, uy! Na-stun! Maka-cancel yung TP. And Windranger, mga sir, mamamatay dito sa mid lane. Gandang ano, ang gandang abang by Nyx sa Sindon kasi automatic eh magti-TP lang 'yun pag ni-rapture mo eh. DK online na yung dagger, teleport sa bottom lane. Ayun yung engagement na Hex na bounce to come. Pero overgrowth, DK Dragon Tail in. Ayan, Tio online na Sander. Nako, ito yung clash for SGD. The comeback is here. Triple heroes mamamatay dito sa baba. Sayang. Dalawa makukuha na ito. Yung Earth Spike, patay na sana agad yung ano eh, yung Dark Willow eh. Kaso nga lang, hindi tumama yung Earth Spike dahil nagpag eh. Nagpag yung dun sa may tree line. And si Tino naman, nakapag-sander pa siya. Ayan na nga, after the successful clash, kakapanalo na ng SGD, makakakuha pa sila ng objective. Ang bilis nila kumuha ng objective pag naka-metamorph dito yung Terror Blade. Ayan na. Etong si Jonas nasa network friend. Oy, Slark nandiyan na finger si Fly Solo and friend protector mawawala siya. Na shackle shot, ang ganda. And Nyx Assassin din. Mamamatay din dito. So, nakabawi na agad-agad dito yung Steel Wolves. Dalawang envy hero yung makulit na nakuha nila doon. Slark may Shadow Blade na. Napakayaman ng Slark dito. Napakaganda na start niya. 6-0 and 1 para dito sa ating Slark. Hi, classmate. Hi, classmate. Hi, classmate. Saan ka ba nag-aaral? Ayan. Pero, rotation na. Kakailanganin nila. Kumpul-kumpul ang etong Steel Wolves na nasa mid lane. Nice pa tayo siya ng bahagya doon dahil nawala yung kanyang Shadow Dance. Malalim yung Slark ha. Nasa unahan na. Ayun na, sa likuran mga sir. May na-rapture. And hi, classmate. Walang pupuntahan dyan. Shadow Dance na lang para makaiwas saglit. Pero nirerekta na. Kanya-kanyang target. Slark ang unang mabibigyan. Trend Protector. Ang ganda ng power shot. Shackle shot to follow. Bedlam sa DK na duguan. And masyadong malalim for Steel Wolves. Dalawang mamamatay. Make it 3. Tatlong core yung nakuha doon ng SGD. Nice button kasi yung Slark eh. Bago siya mag Shadow Blade, papunta doon sa may mid lane. Nice button siya ng bag. Yan ang wala yung Shadow Dance niya. Tapos pinindot niya yung Shadow Blade. Kaya naabangan siya doon ng Trend Protector. Na-set up siya nung Sentry Ward. Sabay ni Rapture lang, ni normal ni Trend. Nag-Shadow Dance siya ng sobrang aga. Pero wala nang mangyayari sa niya doon. Na-bait na siya doon. Pa. Nako, nakabawi na dito yung SGD mga sir. Kanina, panglima itong Terror Blade. Pero ngayon, sumusunod na siya sa Bloodseeker na net worth. Uy, may pause muna. Sobrang yaman bigla nung dalawang core. Terror Blade, nakabawi no. Dragon Lance, going Yasha na agad siya. Sayang yung Shadow Blade reveal doon ni Slark. Wala siya nakuha ang matinding hero kill. Medyo naalanganin na sana kanina yung SGD pero dalawang clash. Nakabawi sila ng dalawang clash. And ngayon, lalamang na sila ng 3,000 sa farming. Yan ang ganda na nga ng set dito nung ni Tino. Ayan na nga. Magre-reconnect na sila. Bloodseeker online na ata yung BKB niya sa susunod. Ayan. Recipe pa. Recipe na lang. Mga 1,000 na farming. G na daw. G na. Slark magpapatuloy lang dito sa baba. And Echo Saver ang isusunod niya. Sayang din yung Dragonite ha. Early dagger for Dragonite. Pero dahil nga natalo sila, medyo kumalma siya ngayon. Kasi naging aggressive ha. Pa-farm-farm siya ulit. And he is aiming also for the BKB sa susunod. Kailangan niya ng BKB dahil hindi siya makagalaw dun sa mga root ng SGD. Overgrowth, yung normal ng Trend Protector, Nature's Guys, plus yung Bramble Mist. So, position number 4 pala to na Ezelor, and Keeper of the Light niya, meron ng Glimmer Cape. Na
napabayaan din si Shanks. Online na dito yung kanyang Hood of Defiance. Ano nga yung ano? Yung pula. Pero Veil, Fly Solo, Veil of Discord pala. Veil of Discord, I mean. Pero si Solo, kitang-kita niya dito yung ginagawa ng Steel Wolves. Nang-scout lang siya dito. Pero wala namang fa-follow-up dyan. Uh-huh. Ang layo masyado ng mga kampi niya. Pero bottom lane, Sandro and Slark. Nice pata ni Sandro yun. Naramdaman din yun ng Slark ha, na meron siyang kalaban kasi nawala yung kanyang aura. Ayun o, nawawala yung kanyang aura eh. And alam niya lang, nasa paligid lang yung next assassin. Ayun, sinubukan niyang mag-dust para kumbaga kung sino ba talagang umaaligid dito. Nakikita niya. Pero top lane, uy, iniikutan. Fly Solo and si Shanks. Gusto bang bigyan tong Wind Ranger na core? May kasama yung Wind Ranger dito ha. Courier daw, Courier. Piniping nila yung Courier. Piniping nila. Pupunta na yung Nyx Assassin. Nandiyan yung Riot. Pero Wind Ranger, duguan. Delikado dyan. Na Curse Crown na Bedlam. And Wind Ranger mamamatay dito sa top lane. Well, Courier, mabibigyan din ata. Well, sa mid lane ha, nakuha na rin ang S. Ay, nasa yung Micro. Mina Micro, nag-blinding light pa para masave lang yung Chooks to go. Pero SGD. Killing one core sa top lane and additional objective dito sa mid lane. Nakuha na nila yung dalawang tower ha. And may BKB na dito si Jonas. Ayan na. The time is now for Bloodseeker. Sa top lane naman, Lion. Magde-deward siya dito pero nice pa lang siya ng Trent. Ayan na, hex siya. Pero walang follow-up. Fly Solo. Ayun, i-root lang. And forever alone. Etong Lion. Kawawa-kawawa. Ako, nakumit pa yung Bedlam. Overkill. Dito sa top. Oh, nako Slark. Ayan, Slark. May pambili siya ng Oblivion staff. Kulang na lang ng 1,000 gold para sa Echo Saber. Pero, nako, napapabayaan din nila itong Terror Blade ah. Ayan o. Oh. Nakaka-farm yung Terror Blade and Sanjia siya ang next item. Pa-jungle-jungle na lang siya. Nagpapadala na lang siya ng Ilu sa lane para doble-doble yung kanyang farm. Dagger naman para dito kay Sandro. Nakuha niya na. Oh, chill na chill lang yung SGD ngayon eh. Kasi alam nila na lamang na sila eh. Yung lalamang talaga sila pag mag-o-online na talaga itong Bottom lane, naka-Vendetta. Gusto nila yung Slark pero nakapag-pound, sayang. Yan lang. So, Dragonite. Malayo pa sa BKB yung Dragonite. Napigilan na yung farm ni Dragonite. Sobrang bagal niya na mag-farm ngayon, no? Sayang yung kanina, eh. Siya yung, actually, yung nagbibigay ng pressure sa top lane. Kaya nga, nakapag-snowball itong Slark. Pero, 10-13 yung score natin. And wala pang nangyayaring another big clash, ha? And, passive, yung SGD. Pero, SNY nakapag-smoke sila. SNY, online, for Tino. Sino may kita nila dito sa may bottom lane? Uy, Dragonite! Nasa may dagger yan eh. Pero naiwasan. Ano, nakita na dito yung Lion. Merong Slark dyan. And ayun na. Wind Ranger. Maka-curse crown. Pero makaka-win run palabas. Para dito lang makaligtas. Dito mga yung impale ni Assassin. Force up naman. Para dito kay Keeper of the Earth. Pababa. Pero yung top tower. Makukuha na dito ng SGD. Ay, yung Bloodseeker. Kanina niya pa ito kinukuha. Easy push for Bloodseeker. Pero eto Slark. Papasok. Ang ganda ng stun. Dark Pact to cancel. At ayan na ba yung Clash? Overgrowth? Nawala na. Rapture at saka Bloodrite. Uunahin. Mawawala na yung Slark. Isusunod pa yung DK mga sir. Sobrang lambot. Steel Wolves ngayon. Iniisa-isa. Three heroes na ang mawawala. Wala man lang namatay sa SGD. Trent Protector with a setup. Siya yung nag-setup ng mga kill namin. Ang ganda nung ginagawa niya. Paro lang. Overgrowth. Na-overgrowth niya yung Slark. Dahil doon, na-rapture ni Nasjo. Hindi siya mapag-pounce out dahil mas masakit yung magiging damage sa kanya. Sinalo niya na lang yung Bloodrite. And namatay siya. Wala na talaga siya magagawa doon. At ayan na nga ha. Nako, Wind Ranger dito. Maelstrom pa lang. Wala siyang dagger. And BKB ang susunod niya. Pero SGD. Magpapatuloy pa rin sila ng pressure. Nandyan lang sila sa teritoryo. Itong Steel Wolves. Kailangan hindi siya ma-rapture eh, si Slark eh, para maka-free it siya. Kasi pag na-rapture siya, matitigilan lang siya sa isang pwesto eh. Pero meron silang smoke. Ayan, handang-handa ang SGD. The smoke is pop. Lion, the Curse Crown. Nandyan yung napakagandang finger. Pero mamamatay una yung Lion. At eto na yung Clash. Double impale mga sir.
and dual cores for Bacolod Pride. Naghaharap ng mapapatay. Wala pa silang nabibigyan dyan. Micro-micro lang. Ezalor, wala na sa laban. Bloodrite again. Supply solo doon. Mina-micro. Shackle shot. Maglalatch. Pero mabibigyan din doon ang Wind Ranger. Walang humihit. Si Slark nandun sa maibabaw ng cliff. Kaya walang extra damage. Grabe naman yung micro doon. Umiikot-ikot lang sila eh. Ikot-ikot lang. Pinaikot lang. And ipupush na. SGT ngayon. Kukunin na naman. And another objective for Tino. Bilis mag-push. Gandang setup na naman by Fly Solo doon. Pagka-root niya doon kay Lion, sabay follow-up ng Bloodrite. Wala nang magawa. Nako, ang yaman ng Terrorblade ah. Magsiskadi na siya after nung Sanjiasha. May pambili pa siya ng medyo malayo pa. Kailangan niya pa ng 3,000 sobra. Pero si Jonas, nako, may pambili na ng Relic. And Radiance ang isusunod niya. Fly Solo naman dito. Nagahanap lang ng potential kill. Pwede lang siya mag-setup lang na mag-setup dito ng mga kill. Eh. The vision is perfect. Advanced warding. Ayan na naman yung setup na Dark Pack. Nakakalis lang. Uy! Overgrowth! Uy, hindi kumunek. Out of range lang. Pero isa rin to sa pambuo set kay Slark. Ay yung mana burn ni Nyx Assassin. And mukhang another tower na naman to para dito sa side ng SGD. Kinakuha na rin ng SGD ngayon. 5-man. 5-man Dota. Sobrang lakas na lang lineup nila eh. Nakuha na nila yung mga key item nila eh. Tsaka wala pang BKB itong course ng Bacolod team. Sobrang layo pa nila sa BKB. Madedefend naman nila yung high ground dahil meron silang power shot, meron silang illuminate, may breathe fire ni Dragonite. Ang problema, ang hirap na silang lumabas. Tsaka SGD ngayon. Pag nagkaroon na sila ng map control ngayon, makaka-easy Roshan sila. And ayan na nga yung Roshan. Nag-metamorphosis para mabilis na Roshan. Ayaw nila magkamali ngayon. Sigurista. So first, Aegis advantage. Nakukuha na. Itong SGD. Ibibigay lang to sa Terrorblade. And contest is here. Pero too late na sila. Dragonite na root na first crown. Nandyan pa yung Bloodrite mga sir. Tinamaan na. Ang ganda ng Terrorize. Walang magagawa. Steelwolves ngayon. Wind Ranger is out. Also DK. Mawawala din. Slark aalis lang. Teleport onto yung Ezalor. Pero uunahin nila classmate. Hindi makakapounce. Wala nang mana. Papasok na si Luciano. Nakapag-stun. Jonas free hit. And that will be the triple course of Steelwolves. Wala na sa laban. Wala rin sila sa position dun para mag-contest sa Roshan. Si DK na palalim. And si Wind Ranger na Rapture naman. Naku po. Ayan, may double damage pa si Tino. And na Fingerman. Meron pa nga Sander. Sander Ford, palit mo ka. Ayun na Sander. And ipupush na itong mid lane. Apat dyan magre-respawn. Ay, naku po. Kahit walang SGD. Metamorph dahil kinamit niya sa Roshan, may double damage naman siya dito. And walang nagde-defense sa kabila. Oh. Ayan na nga mga sir, may Aegis pa yan. Pero chill lang. Easy na, nakuha na nalang tier 3. Pwede na ulit sila mag-shrine lang dito. Hintay ng Metamorph or hintay lang ng opening na pitas. Pwede na lang balikan lang yun na isang mabilis. Dahil wala na rin naman mga outer tower tong Steelwolves. Eh. Pag nakuha nila yung mid, pwede silang dumiretso sa bottom or sa top. Isang mabilis lang. And super easy daw sabi ng mga sa Twitch chat. Pero ayan na, nako, SGD nakakamba kasi sila. Kaya nakapag-snowball na sila ngayon. Pero ayan, meron ng kulang na lang ng konti na lang talaga para sa Skadi. 500 gold para sa Skadi mga sir. So, yung Slark wala pang BKB. Ako, yaman na ng Bloodseeker din. Online na yung Radiance. Nyx Assassin, Aeon Disc. Mahihirapan ang makapag-burst down. Radiance plus 2k gold. Para dito kay Jonas, napakayaman. Yaman. Grabe, grabe. Pero, naku-overgrowth. Na-cancel doon. Donald Duck, delikado dyan si Dino. Atras lang. Steelwolves. Ito yung chase down. Nandyan na impel na mana burn. And, Dark Pack na Rapture pa. Monthly period is here. And walang magagawa dito yung Slark. Wala na siyang mana. Bosset siya dun sa mana burn ni Nyx Assassin sa root. Ang hirap mag-Slark sa ganto. Sa ganto na. Ang ganda na sana na Slark niya. Kung na-snowball niya yun, pagka-pick up niya ng Shadow Blade after 2 to 3 minutes, meron na siyang Echo Saber nun. Tapos magkaka-BKB siya ng sobrang aga.
doon yung kalakasan niya, pero sa ganito na wala na, ang dali niya ng micro hand lalo grabe. May dagger on Nyx. Grabe si Jonas oh. 10 kills and 0 deaths, 7 assists. Bloodseeker, magpapatuloy sila dito sa mid lane. May metamorphosis na. Ayan, kinasa na yung metamorphosis. Oh, tumoposition sila. May Aegis advantage pa to, mga sir. Rumble may, sumabit si Keeper. Mayroon na silang damage ha. Uy, mamamamatay si Keeper. Binibait out na ako, sumabog yung Keeper doon. Nasa Iron siya, hindi niya makancel agad yung Illuminate eh. Pero ang sakit ng Skadi, ang kate, wala pang kawala, na-rapture pa yung Dragon. And papabayaan na lang nila mga sir. Dalawang heroes mamamatay na Finger, si Jonas, but there is the Sunder. Na yun pa yung sustain. Oh, diyan pa yung living armor dito ni Trent Protector and Terror Blade, dalawang racks agad ang makukuha niya dito. Isang mabilis mga sir. Ayan na yung SGT. Kukunin na naman ang last lane dito sa top lane. Doable yun ha since yung DK magre-respawn pa. At saka wala yung Keeper of the Light para mag-spam lang diyan na mag-spam. Ayan na nga, kahit walang metamorphosis. Lamang sila ng 22,000 gold. And they are looking out to close this game. Ayan na nga sa top lane. Aegis pa dito yung Terror Blade. Ako, ayan na. Focus Fire Shackle Shot. Pero Aeon Disc. Pumapit na po yung Aeon Disc. Kumuldown lang doon. May Aegis pa yan. And... may Sander pa yan. Open na yung barak sa top lane. Yun lang gagawin. May Sander yan. Sinong lumapit dyan? Papalitan ko. Ayan yung Sander. Ay, hindi nakapag-Sander. Overgrowth ni Fly Solo. Aegis mapapap ng mga sir. Pero Lion mawawala na sa clash. Pinahabol na. And Jonas. Beyond Godlike for Bloodseeker. Shackle Shot. Ayun, gigil na gigil yung Stark. Gusto makabigay. And Jonas mamamatay na mga sir. Makukuha yung Blood Godlike streak ng Bloodseeker. Pero si Dino, trabaho lang. Mega creeps nakuha na dito ng SGD. Ayan, trabaho lang. Walang personalan. And ayan na. Defense for Steel Wolves. GG. Tingnan na lang na. Dahil wala naman silang pang defend ng Mega creeps eh. Sadly for Bacolod Pride, hindi sila pinalad na makapag snowball hanggang sa dulo. Dahil nga yung SGD, yung posture ng SGD doon, ang ganda. Oh, ang ganda ng ginawa ng Trent doon, yung pagka first bad nila sa may bottom lane, lipat agad siya doon sa may top lane, kahit wala siya masyadong nagawa doon, na nabigyan niya ng head start yung Terror Blade. Pero pag alis naman ng Trent doon, napahirapan na yung TB, pero isang team fight lang, kasi sobrang yaman ni Jonas eh. Siya yung nakapaggawa ng space sa mga kampi niya. Nanalo sila ng isang team fight doon na nagsimula. Dire-diretso na yung kalamangan ng SGD, hindi na nila binitawan. So, yun na nga. Kasi sa best of one kasi dapat di ka talaga magkakamali. And SGD, they will proceed sa lower bracket ng matches natin. And we still have more matches to come. Kakalabanan nila yung manalo sa TGE versus doon sa Atomic. Mm-hmm. Yan Atomic. So, magandang laban to mamaya. Oo, magandang laban to mga sir. So, ayan ah. BYB and ShotPH, kasus po ninyo sa ating match ngayon. And we still have ongoing matches. And chill muna kayo. And Wombox Combo, magbabalik muna kami mga sir. Ayan, ay, meron pa pala. Ayan, shoutout nga pala. Oo, sa mga mag-interview pa pala si Sean. May interview pa ba ako? Parang may ina-arrange pa sila. Ha? Ah, yun pala, MVP Bloodseeker, tingin mo. Oo, no, siguro. At ayun na nga, hindi tayo nagkamali. Bloodseeker getting off 12 kills. Isang beses lang siya namatay. Actually, hindi na yun siya mamamatay eh, kung hindi lang siya narekta. And ayan, grabe. Nalugi na yung team niya. Pero ayun ah, ang pinakita dito ni Jonas, nabuhat niya at nabigyan niya ng space yung Terror Blade dahil